Okay, mga Katronic, welcome back to my channel. Bali, nasa bahay muna tayo, Linggo. Wala tayong, medyo bawal tayo magbukas sa shop tuwing Linggo. Bali, may dinala naman sa atin dito na speaker, kaya meron ulit tayong repair kahit dito lang sa bahay. Okay po, pakita ko po sa inyo. Yan mga Katronic, bali, ito yung speaker. Hindi dala na dito sa atin. Ito namang isa, ito yung left channel, bali ito yung may ampli. Okay, bali ang sira daw niya ay parang no power, yun ang sabi sa atin kanina. Bali lag lang natin yun, wala nga siyang power. Bali kaplag na siya, hindi nga siya umiilaw kahit anong pindutin natin. Bali naka on na siya, on, silipin natin, wala talaga. Okay, bali buksan natin to likod. Dito yung ampli niya. Buksan ko lang mga Katronic. Yan mga Katronic, bali ito na yung ating mainboard. Yung kanyang ano nasa loob, yung kanyang tone control. Then check muna tayo dito, magvo-voltage check tayo dito. Ngayon, naroon naman na rin yung kanyang main filter. Main filter. Tapos, ito yung supply papunta sa tone control. Bali, nawawala yung ilaw. Pero naririnig naman natin na siya ay pag ino-open ay nag, may umi-impact na konting audio sa speaker. Try natin itong part na to. Kasi dito sa ayun, bali meron siyang ground saka positive, negative VCC saka positive B. Minsan yan ay negative 12 at saka positive 12, baka nawawala siya. Yan ay check natin, try natin kung na meron siyang nawawalang voltahe. Okay, magbo-voltage check muna tayo. Bali, nagpalit lang tayo ng dulo ng test prod. Then, yan yung ground niya. Power on. Then, sukat tayo ng negative at positive. Yun, negative 11. Good yung negative 11 niya. Then, bali, itong positive 12, parang siya yung nawawala. Sugsugin natin. Dito meron siyang positive 12, pero pagdating dito sa kabila, wala siya, negative 6 ang lumalabas. Meron naman siya ditong positive 23. Bali, ang filter niya okay naman. Positive 24 saka negative 24. Good naman yung filter natin. Bali, dito lang parang nawawala sa ating negative at positive volt supply. Papunta siya ng tone control. Pwedeng doon lang ang gagaling yun, kaya walang ilaw yung ating indicator light sa harap. Dahil yung positive 12 niya nagiging negative millivolt. Hindi man lang siya umabot ng 1 volt. Then, gagawin natin dito, ihahang muna natin to. Power off natin. Ihang natin siya. Kasi kung may nag-short circuit sa tone control natin, malalaman agad natin pag ihinang natin tong wire na tong papunta sa tone control. Dapat siya papalo na ng positive 12 volt. Ngayon, pag ito'y nagkaroon ng positive 12 volt, bali, pwedeng may sira dun sa ating tone control. Okay, power on natin ulit. Then, positive 12 volt. Yun. Nagkaroon siya mga Katronic, 10 volt. Then itong isa,
11 volt. Hindi pa rin siya timbang. Dapat siya kung negative 10 volt tong 11 volt tong isa dapat. Positive 10 volt. Pero hindi naman malayo. Okay din naman. Pwedeng may trouble din yung ating tone control. Pero mag-resolder muna tayo dito mga Katronic. Para baka meron lang naglulos connection. Resolder ko lang po. Ngayon bali na-resolder na natin mga Katronic. Okay naman na siya. Reheat na natin. Bali open ulit natin kung magbabago yung boltahin niya sa pagka-resolder natin. Positive 12. Negative 12. Positive 11 yun. Parang okay na mga Katronic. Nawawala siya. Nagni-negative 6. Parang kanina ay nagka-meron siya. Nawawala nga mga Katronic. Nawawalan siya. Nagiging 9 volt. Bali, try natin tong part na tong transistor. Saka meron siyang resistor. Saka isang diode 12B. Try natin yan kung may makikita tayong leak. Kakalasin ko lang. Okay, mga Katronic. Bali, nag-check tayo dito sa ano. Tinanggal ko yung isang transistor dito para i-check yung namang sinner at saka resistor na, yung 12B natin na diode saka yung resistor, good naman siya. Bali, kinalas ko tong transistor na to, 2N5551. Bali, check natin to sa bali, yung ang gamitin natin ay ating multifunctional tester para makita natin kung defective na siya. Okay, lagay lang natin. Then on, check natin, test. Yun. Bali, ganun ang lumabas sa kanya mga Katronic. Pwedeng may leakage na siya. Kasi hindi niya na-detect na transistor yung tinetest natin. Bali, kukuha tayo ng isang bago. Tapos itetest natin siya. Ito, mayroon naman ako dito isang pamalit. Bago pa siya. Ang number niya ay 2N5551. Yun mga Katronic. Same naman siya. Bali, tanggalin natin to. Ito yung nakalagay dun sa kanya. Then test natin to kung ma-detect niya na ito ay transistor. Test. Yun mga Katronic. Kita siya. NPN transistor. Ibig sabihin, meron siyang base emitter collector. Magkaiba ka mga Katronic. Ibig sabihin itong ating dating nakalagay dun sa ating ampli ay may leak na siya. Dahil iba na ang reading ng ating multifunctional. Hindi niya na-detect na transistor. Bali, parang mga diode lang. Pwedeng may leak na to mga Katronic. Pakita ko na rin sa inyo kung alin ang may leak. Ang kukunin natin ngayon ay ating analog. Para makita lang natin mga Katronic. Pero doon pa lang sa ating multifunctional, nakita na natin na may pagbabago siya. Sa paghanap mga Katronic ng leakage, magandang gamitin natin kung sakali ay analog. Medyo mahirap sa pag-video natin kung digital or ano. Bali, yung tester nyo, ilagay nyo lang X1. Then natin kung gana. Bali, check natin to. Yun. Bali, yun mga Katronic. Itong dalawang pin, ay leak na siya. Kahit bali-balik na rin natin.
Okay. Ito okay pa. Yan. Bali, saka ito. Mahilip na nga mga Katronic. Hindi ganito ang paan ng ang palo ng 2N5551 natin. Bali, ang base lang niya yung nasa gitna. Dapat hindi siya mag hindi siya baliktara ng palo. Okay po. Bali, replace natin to. 5551. Ito i-replace natin yung ating bago. Then saka tayo magbo-voltage check. Yan. Lagay natin siya. Okay. Tapos ihinang natin. Medyo wala lang akong kasama ngayong ano, dahil dito lang tayo sa bahay. Kaya medyo nahihirapan tayong mag-video. Dito ko lang, patong ko lang muna siya dito. Kasalda lang natin. Okay po, bali nakahinang na yung ating transistor. Pwede na natin siyang testingin ulit. Then kunin natin ulit yung ating digital. Double check sa sign kung good, okay yung sign saka yung tayo ng transistor, okay naman po. And check natin ulit kung magne-negative 11 volt siya. Yun, check natin yun. Positive pala. Meron na po, bali positive 6 positive 11.6 volt. Then yung negative natin 11.6 11.59. Tapos positive 11.6. Okay na po. Try natin kung iilaw na yung ating ano, yung ating tone control. Then pag hindi siya umilaw, pwedeng may shorted dun sa ating tone control. Nasaan na yung ating wire ng tone control? Okay, connect na ulit natin. Then testing natin siya. Testing lang natin kung iilaw ang ating tone control. Yun mga Katronic, nagkailaw na siya. Bali mukhang okay na. Tornilyohan natin mga kahit 2 piraso lang bago para maitayo natin siya. Mukhang yun nga lang mga Katronic, nagka-power na siya eh. Power on. Yun. May ilaw na mga Katronic. Medyo tumutunog na rin siya. Mayroon ng FM. Ngayon na lang dito sa amin ng ano, FM. Tatry natin siya sa ano, sa DVD. Kung meron na siyang audio. Meron naman tayo dito ng isang DVD, yung ginawa natin dati. Connect ko lang po. Yan. Bali naikabit na natin mga Katronic yung ating audio input. Then ito yung ating right out. Then try natin. Yan natin kung mabubuhay, magkakasounds na siya. Meron na siyang power sa harap. Bali 5551 lang ang ating pinalitan dito sa part na to. Bali try natin kung okay, meron na po tayong mga ano, may audio na po tayo. Siguro gawa lang nito kaya nawala yung ating audio. Bali okay na po, meron na siya. Okay mga Katronic, okay na yung ating ampli.
tumutunog na siya. Hindi ko na lang kakahabaan yung tunog kasi baka tayo makabire. Okay po. Sana po marami kayo natutunan sa ating speaker na to. Lalo sa mga baguhan, sana po marami kayo natutunan sa aking ginawang video. Abangan niyo po yung mga kasunod, marami pa po ito. Okay po. Salamat po ulit. Kinukuha na ng mayari. Okay po. Salamat po. Hanggang sa muli.